Hello, music students, and this is the part 2 of our last video, no? And last time, tinalakay natin yung about neighboring tones. Yan, okay. So today, we are going to discuss naman itong tinatawag na accented neighboring tone and unaccented neighboring tone. Yan. Okay, pero bago yan, last time, diniscuss natin yung tinatawag na upper neighboring tone and lower neighboring tone. Okay, so kung medyo hindi pa kayo familiar sa topic na to, ilalagay ko yung link sa baba ng video na to para mapanood nyo yung last video. Okay, so that mas maintindihan nyo pa itong tinatawag na upper neighboring tone at yung lower neighboring tone. Okay? Okay, so for today, let's discuss the accented neighboring tone. Okay? So, allow me to explain this by giving you an example. Okay? Okay, so ito yung ating sample, no? So, kung mapapansin nyo, ang neighboring tone natin, of course, nag-start tayo with this one, EG. Yan. And then sumunod yung EA. Okay? So, ang ating neighboring tone dito is itong A, right? So, siya ay tinuturing na accented neighboring tone, right? Kasi, kung mapapansin nyo, pumatak siya or bumagsak siya doon sa second beat. Doon mismo sa beat ng music na yon, no? So, kung ito yung first mo, ito yung first beat, ito yung second beat. Dito siya mismo bumagsak dito sa second beat. So, ito yung tinatawag nating accented neighboring tone. Kasi, dun siya mismo bumagsak dun sa beat. Yan, okay. So, yan yung accented neighboring tone. Another one is this. Dito sa part na to, ang accented neighboring tone naman natin is the F sharp. Yan, okay. Kung mapapansin nyo, no? So, ito, EG, yes. And then sumunod is the F sharp and E. Yan, clashing sila, no? Magkadikit sila. And then ito yung ating tinatawag na accented neighboring tones, yung F sharp. Yan, okay. So pakinggan nga natin itong one measure na to, no? Tingnan natin, pakinggan natin yung effect ng accented neighboring tone. Okay, one more time. Okay. So, yan yung accented neighboring tone. Ibig sabihin, yung neighboring tone natin bumabagsak dun mismo sa beat, no? Nung music, no? So, in this case, dun siya sa first, sa second beat siya bumagsak. And then, itong sumunod naman, ito sa fourth beat. Yan, okay. An accented neighboring tone. So, pag sinabi natin unaccented neighboring tone, ito naman yung sample niya. Yan. Okay, kung mapansin nyo, no, ganun din, E, G. Yan, yung first note na magkapatong, no, E and G. And then, kung mapansin nyo, ito yung neighboring tone natin, yung A. Yan, yung A. So, kung mapansin nyo, hindi siya bumagsak dun mismo sa beat. Yes, hindi siya bumagsak dun. Bumagsak siya sa or pumasok siya doon sa end ng first beat. So, one end. So, dito sa end na to, siya pumasok. One end. So, unaccented siya. Dahil hindi siya doon mismo, doon sa beat na yon bumagsak. Sa end pa ng first beat. Yan. Okay, same here. Ito yung sumunod dito, yung F sharp natin. Pumasok siya doon sa end ng third beat. So, ito yung first, second, third. So, ito yung third beat natin. Ngayon, ito yung neighboring tone natin. Pumasok siya doon sa end ng three. So, one and two and three end. So, sa end pa siya pumasok. So, hindi rin siya doon sa mismong beat na yon pumasok. Yeah, that's why unaccented neighboring tone pa rin siya. Okay? Yan. Okay. So, pakinggan naman natin yung
yung effect ng unaccented neighboring tone. Yan, one more time. Yan, okay. So again, mga music students, magagamit nyo itong mga neighboring tones na to para mas mapaganda yung inyong mga areglo, yung inyong mga arrangements, halimbawa sa choral music or sa piano arranging, no? So kung ikaw naman ay nag-a-arrange ng mga songs sa guitar, magagamit mo rin itong mga neighboring tones na to para mas mapaganda yung iyong areglo. Or even sa composition, yan, nagagamit din ito para mas maging maganda yung ating composition. Okay? So mga music students, sana may natutunan kayo sa maikling video na to. And I'll see you again sa next video. God bless and bye-bye.